Yes, Lord, salamat Panginoon sa umaga nito, Lord. Nasama-sama po kami magpupuri. Aawit, Panginoon, sasama, Lord, sa umaga nito. Lord, salamat, Panginoon, sa oras po na binigay niyo po sa amin upang ikaw'y paglingkuran, Lord. Sa umaga nito, Panginoon, ikaw'y kumilos, Lord. Ikaw ang maghari, Lord, sa aming pong mga puso, Lord. At sa aming pong mga awitin, Lord, ay ito'y maglaman, Panginoon, sa aming pong mga puso, Lord God. Yung bawat mensahe, Panginoon, yung bawat words, Panginoon, ay ito'y aming pong may sa buhay, Lord God. Muli, Panginoon, salamat po na marami. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sige po, ating pong awitan at sayawa ay ito. Hallelujah, sweet soul, His blood's cover me, sin I believe. My shame is taken away. My pain is healed in this thing. I believe. I raise a banner. Oh, it's my Lord. He's conquered the grave. My Redeemer. My hope is
from you alone. My Lord and my salvation, your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with your song. My soul will let you love me, that will make me strong. Then I'm poor, I know I'm rich, for the power of your name. All things are possible. Your praise is always on my head. Your word is living in my heart, and I will praise you with your song. My soul will bless you, Lord. Fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with your song. My soul will bless you, Lord, with thy will and make me strong. When I pour, I know I reach for the power of your name. All things are possible. All things are possible. Yes, Lord. We praise you. You're beautiful, Jesus. How great is that? I will lay me down.
at your feet in worship. And listen to the sweetest sound of lost.
You say the Lord is feel for me. Somebody love that you showed me through that road. Worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I sing, for you my God and King. I live for all my days, to put that smile on your face. And when we finally meet, it will be for eternity and all. You open up your arms when I need your love. How far you would come if ever I was lost. You stayed in all you feel for me. Stand by your love that you showed me through the road. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will see you. Forever I will be with you. Be with you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will see. Forever I will be with you. Be with you. Oh. Worship you, Jesus. I love you. Yes, Lord. Forever I will sing. Be with you. I worship you, my God. I worship you, my God. Sa umaga nito. Salamat tayo sa kanila. Nakilain natin ang ngala niya sa umaga nito. Tunay na napakabuti mo. Kami yung maawit, sumasamba, Lord, nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, dahil tunay kang nakita, tunay kang makapangyari na, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Isarap magpuri, isarap umawit, Lord. Isarap magpuri sa iyo, Lord. Sa araw-araw, kung ang inyong ginawa, Lord, ikaw
kami po'y nagpapasalamat. Tunay kami pag-ibot at papuri. Tunay kami sumasok. Tunay kami lumalapit pag-ibot. Tingin mo, Lord, at aming mga puso. Mga hinang naibo namin, Lord God. Ikaw ang umami, Lord. Ikaw ang maghari, Lord, sa aming mga buhay. Dahil ikaw ang tunay na Diyos. Dahil ikaw ang tunay na hari, Lord. Salamat po na marami kami. Dahil sama-sama kami nagpupuri. Sama-sama kami umaawit, Lord. Sa iyong pangalan, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, we praise you, Jesus. Once again, the type of that I worship you, Jesus. I worship you, my God. I worship you, my God. And I love you. Yes, Lord. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. Ooh. Yes, Lord, salamat po po. Sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Magandang umaga sa inyo, Panginoon. Salamat sa araw na ito na ginawa po ninyo pag kami sama-samang sumamba at maglingkod sa inyo. Maraming salamat sa panibagong kalakasan, panibagong buhay na bigay niyo sa amin at maging sa pag-iingat niyo sa aming pagtulog, Panginoon. Salamat, Panginoon, na dinala niyo kami ng ligtas sa lugar na ito. Salamat sa araw na ito ng aming pagdiriwang sa kabutihan mo sa amin. Dumadalayan kami, Panginoon, na sa araw na ito, kayo po ang siyang manguna. Na po sa lahat, umiting kami ng tawad sa inyo sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang o mga kasalanang nagawa. Forgive us, O God. Make us worthy, Panginoon, na mag-aalin ng pagsamba at papuri sa inyo. At dalangin po namin ang impamuna sa lahat ng gagawin po namin sa araw na ito. Panginoon, we trust everything to you, Lord God. At higit sa lahat, samahan niyo po kami. Dahil mabaliwala ang lahat ng ito kung di ka namin kasamang Panginoon. Tanggapin niyo po ang aming mga papuri, ang mga pasalamat sa inyo. Dahil kayo lamang karapat dapat tumanggap nito, Panginoon. Dalangin niyo po, i-share bawat isa, Lord God, na narito, paunahan niyo po ang aming mga buhay. Ganoon din po, ingatan niyo po ang aming mga tahanan na iniwan, Lord God. Tekunin niyo po ang lahat ng mga nandoon, maging ang aming mga bahay, Panginoon. Ingatan niyo po, Lord God. Salamat po ng marami sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, tinatawagan po natin si Sister Chef. Mas gusto yung hello, good morning. Yan, bago po tayo magsimula, no, lahat po, kung po pwede, lahat po mag-participate. So, atay muna po natin umupo si Patrick. Yan. Pwede pong bumilang tayo ng sa bawat isa po, no? 1, 2, 3, 4. So, Pat, simulan mo 1. 2. Sister Noemi, 3. Sister Ice, 4. Sister 1. 2.
Okay. Isali na po natin si... Alis na. Ano oras? Wala pa lang yung mga youth. 9 o'clock eh. Pag-umaro tayo. So, ano, sige. Nasaan po tayo nag-huminto kay Sir Paz? 2, 3, 4, 1. Ate Mary, sumama ka. 2. Okay po. Sige po, lahat po ng... Master, hindi po. lahat po ng number 1 ay pwede po bang magsama-sama? Number 2, ganun din po. Number 3, magsama-sama po. And number 4. So, mga ilan po ang nabuo? Per group. Sino? Number 2. 1, 2, 3, 4. Okay na po. Sino po? So, per group ay ilan po? Consist of ilang members? Tatlo. Two. Dalawa lang kami. Yan. So, meron po tayong 3 groups. At hayaan nyo po na sabihin ko sa inyo ang mechanics. Gusto ko po lahat ay magpa-participate. Wala pong exempted dito. Lahat po ay kasali. So, ang audience po natin, number 1 audience po natin ngayon ay si Lord. Okay? Ang Lord and... dahil nakagrupo na po kayo, I will give you 1 to 2 minutes po. Ayun po ay isa sa mga tatalakayin po natin mamaya. 1 to 2 minutes, ang mechanics po ay bali sa isang sa grupo po ninyo, pag-uusapan nyo, magdi-discuss kayo ng ano po yung mga experiences ninyo na ipinagpapasalamat nyo sa Panginoon. So alam ko naman, bawat isa po sa atin ay may mga kanya-kanya experiences na naranasan sa buhay natin. And after discussing it, pipili po kayo dun sa experiences na pinag-usapan nyo kung ano po yung i-act ninyo rito sa harap. Okay? Wala pong exempted. Ako po ang moderator nyo ngayon. Wala pong hindi po pwede hindi sumali. Ako ang moderator. And Pastor, ready mo na po yung iyong sarili para makita natin kung sino po yung ating mga best actor and best actresses. Yan. Tapos po, syempre, doon natin malalaman pagka nagkaroon tayo ng presentation, Pastor, malalaman natin kung sino yung mga pwede na natin ipag-present sa, no? Sa mga drama-drama. Diba? Okay, sige, start na po. 1 to 2 minutes lang po, ha? Ano nga siya, best experience na? Experience niyo po na yung talaga naging great po kayo sa Panginoon. May mic po ba yan? Pwede kung gusto yung mag-mic, mas maganda para rinig na rinig talaga. Ay, ganito lang.
Last 1 minute. Opo, i-act niyo po. Hindi po kwento, i-act po. Nineteen, eighteen, seventeen, sixteen, fifteen, fourteen, thirteen, twelve, ten, eleven, ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Group one. Group one po ang unang magpe-perform. Okay, eyes here na po. Atin pong panoorin ang act po ng group one. Yan. Yay. Tingnan po natin kung ano po yung talagang ipinagpapasalamat po nila sa Panginoon. Okay. Eyes here. So tingnan po natin yung ating mga best actor and best actress of the year. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah. Okay. One, two, three, go. Ang kwento po namin ay tungkol sa mana. Mana? Dali naman na yun. Nag-iisang na lang kaya. One, two, three, go. Action. Ako, pupunta din sa file nito. Dito na kami titirap. Gusto ko, may kahati din ako din sa bahay na to dahil ito ay anak niyo ako. So dapat nandito rin sa bahay na to. Kaya kami pamilya ay titira na dito. Mula ng araw na ito. Sandali lang anak ha. Kasi parang bigla-bigla yung pag-ano mo desisyon mo na darating ka dito at sasabihin mo na ikaw ay titira rito sa amin. Unang-una, gusto kong sabihin sa'yo na itong property na to ay hindi sa amin, hindi talaga ito para sa inyo, kundi ito ay ako magde-decide kung sino, kung kanino ko gusto. Bakit? Sino ba ako sa inyo? Di ba anak nyo rin ako? Oh, siyempre, anak kita. Pero dapat natin din inilagay sa legal kung ano yung mga bagay na. Kasi hindi lang naman ikaw. Oo, legal nyo. Di ba talaga naman dapat ang legal eh. Kung saan ang anak nyo, dapat lahat-lahat ay magmamana. Tama, mami. Kasi ini-stress mo ka. Ini-stress mo siya, mami. Alam mo naman yung pagkagayang buhay pa siya. Buhay pa ako, parang gusto mo na ako patayin. Hindi naman sa ganun kasi anak mo ko, wala kami mabutira na bahay, umuho pa kami. So dito na, dito na, para hindi na ako magbabayad ng kupa. Ganto na lang, mag-usap-usap na may maayos. Ngayon, ang gagawin natin, kasi buhay pang mami kuya. Yes, okay. Diba? Ilan, 60 years old lang siya. Mahaba pa ang buhay niya. Ingat. Kung ako sa'yo, kasi may kaya ka naman, di ba? May trabaho ka naman. Tapos, kaya mo naman umupa, di ba? Huwag mo nang bigyan ng stress ang mami kasi baka
kamatay pa yan. Kaya ganito na lang gawin natin. Mag-pray na lang tayo para maging maayos ang ating samahan. Lord, salamat Panginoon at tunay na napakabuting Lord. Salamat Lord. Dahil Lord, kumilos ka Lord sa buhay ko pa Lord. Sa mga panalangin ko Lord na natupad Lord ka na nagkaisa po kami, nagmahalan, nagkapatawaran Lord ka. Lord, salamat Panginoon dahil sa bawat panalangin ko, sa bawat pinulong bawat paglapit ko sa iyo, bawat paglihod ko sa iyo, Lord ka, ay nandiyan ka, Panginoon. Upang tinggin, Lord, ang panalangin ko, Lord. At sa panalangin ko ng mga kapatiran ko, Lord. Muli, Panginoon, salamat, Lord, dahil magkaayos po kami lahat, Lord ka. Nagkaayos po ang pamilya po namin. Salamat po, Lord ka, muli. Sa pangalan ng Jesus, amen. Amen. Maayos po ang kanilang samahang buong pamilya. Typhoon kay Lord. So, mapag-iiyak din kayo. Pastor, alam mo na yung ano ha, yung ating best actor. Group number 2. Mapag-iiyak din kayo. Let's give a hand to group number 2. Ready na po? 1, 2, 3, action! Pag! Lord, help! Help, Lord! Ano yung nangyari sa'yo? Lord, bless mo ang aking kapatid. Bigyan mo siya ng kagalingan. Huwag mo kung yung ayos ang kanyang paan. Kaya salamat sa inyo sa pag-iingat mo sa kanya, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sorry po, Panginoon. Actually, sabi ko nga po, kasi matagal na ito, pero kasi nag-iisip kami ng parang reaction, pero marami po mga, marami dapat pagsalamatan sa Panginoon. Kaya lang dahil ito yung medyo naisip namin na may action. Na tunay na, kung laging pinapaalala sa akin ng Panginoon itong pagyayari sa akin. Kasi yung sabi ko, Lord, parang 5 years ako na yun. Kung yun ay kinuha mo na yung buhay ko, hindi ko alam na yung sabihin pag naalala ko lagi yun, pag pinapaalala ni Lord sa akin yung nangyaring kaligtasan sa akin, para lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi kung kinuha niya na noon, walang mga pangyayari at magagandang mangyayari pa na ipagagawa ang Panginoon sa buhay ko. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa pinagaling niya ako sa pamamagitan ng mga group na panalangin at patuloy na nagtitiwala sa Panginoon na meron siyang magagawa, ano man ang mangyari sa buhay natin, meron pang mas magandang plano ang Panginoon sa buhay natin. Kaya sa Diyos po ang papuri. Amen po. So, group number 3. Palapakan po natin ang group number 3. Tulad ko nga palapak sa group number 3. Yay! Okay, 1, 2, 3, action! Panginoon, dumadalangin po ako sa iyo. Kasi po, 2 taon na kaming kasal, wala pa akong anak. Pero Panginoon, lumalapit ako sa iyo. Ayusin mo po kasi yung heart ko, God. I pray, Lord, na kung ano po yung kalooban mo, bigyan niyo po ako ng grasya na
sundin siya, Panginoon. If it's your will for me, O God, na magkaroon ng anak. Maraming salamat, Panginoon. Pero kung hindi mo po ito kalooban, O Diyos, ayusin mo po yung heart ko, O God. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ko ni Jesus. Amen. After po ng siyam na buwan, lalabas na ba? Lalabas na ba? Ikaw, huwakan mo mabuti yung misis mo. Ayan, malapit na, lalabas na, ini na, para hindi na tayo mailangan pang magsisaryan. Hindi nabibiyang hinchan mo kung lalabas yan ang normal. Ayan na, isang kiri pa. Ayan na, baby! Ayan na, lalabas na yung baby! It's a boy! Talagang natutuwa ang Panginoon sa mga performance level ninyo. Talaga ang magaling. So, meron na po tayo mga pang-present, mga actors and actresses. Ayan. So, magsimula lang po tayo. Bago po tayo magsimula, tayo po munang lahat ay manalangin. So, purihin ka, O Diyos, sa umagang ito. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Open our minds and our hearts, Lord God, and our spiritual ear to fully understand ano po yung nais mo para sa amin. Itago niyo po ako sa inyong likuran at may pahayag lamang ang nais mo. Pinupuri, dinadakila at sinasamba ka namin sa matamis na pangalan mo, Jesus. Amen. So, nag-enjoy po ba ang lahat? Yes! Nag-enjoy. So, ang topic po namin sa umagang ito ay ang pagiging mapagpasalamat sa kabila ng mga sirkumstansya. Yun. At ito po ay mula sa 1 Thessalonians 5:18 po. Ang sabi po doon sa 1 Thessalonians 5:18, I give thanks in all circumstances for this is the will of this is the will of God in Christ. Yan. Sulitin natin sa Tagalog. So, sabi nga po is give thanks. Yan po ang dapat nating gawin. Lahat na sa lahat ng uri ng circumstance sa buhay natin. And many people right now are going through and facing a lot of challenges nowadays, no? But why and how to give thanks sa kabila po ng mga circumstances sa ating mga buhay? So, alam po natin yung kasaysayan po ni Job na napakayaman po niya. Maraming anak, masaya ang pamumuhay at siya po ay very, very godly person, pero dumaan po sa napakabigat na mga pagsubok. Sabi nga po sa Job 1.21, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Nabanggit ko po si Job, kasi po isa po siyang magandang halimbawa sa isang mananampalataya na nananalig po sa Diyos ang walang hanggan. Wala pong patakaran, wala pong sukat, at wala pong limitasyon. So, sa buhay po ni Job, natanggalin po siya ng maraming blessings sa buhay. Nawalan po siya ng mga anak. Number 3, nawalan po siya ng kayamanan at mga ari-arian. So number 4, ano pa po? Nagkaroon po, nabalot po ang kanyang katawan ng maraming sakit, no? Tapos yung po, nagkaroon din po siya ng wife na talaga namang sobrang natotorture siya sa wife niya na wala pong ginawa, kundi sabihan siya na why don't you curse God and die? Pero sagot po ni Job, hubad akong pinanganak sa mundong ito, hubad din akong aalis, wala din akong dadalhin. Sabi pa ni Job, lahat ng tinatamasa ko sa mundong ito, lahat ng na-enjoy
na-enjoy ko ay pahiram lamang po ng Diyos. Ngayon, binawi niya, siya nagbigay, siya din ang babawi. So, purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. So, yun po yung sinabi ni Job. So, what an attitude of Job. Napakaganda po ka ng kanyang attitude. Halata-halata po kay Job na hindi po siya masyadong attached sa mga pinahirap sa kanya ng Panginoon. Kaya naman, nung binawi, bagamat masakit or malungkot, hindi kinagive up ng faith ni Job yung mga kinuha ng Panginoon. So, pati yung spirito po niya ay hindi po, wala, nawaldi po siya, nawala ng pananampalataya yung sa Panginoon. No? So, nakatayo pa rin sa pananalig, bagamat natural lang po na may dinaramdam, maaaring nasaktan ang kanyang kalooban, pero di po nawala ang pagtitiwala niya sa Diyos. So, how can we give thanks and why should we give thanks? Sa kabila ng lahat ng ating nadaranasan na marami sa ating mga paligid. Give thanks po because it is God who gives and God who takes away. Kung ang Panginoon nagbigay, ang Panginoon din ang babawi. Alam niya ang ginagawa niya, nagbigay siya para maging mabuti siya sa atin. Sa pagbawi, kabutihan pa rin yun, hindi lang natin nakikita, hindi lang natin inuunawa, pero di naman gagawa ang Diyos ng ikakasama natin. Amen po. Di niya sasadyain na mapahamak tayo o tayo'y magdusa laging para sa ikabubuti natin ang ginagawa ng Panginoon. Bagamat kuminsan, di laging agad-agad naiintindihan natin na yung pala ay blessing. Sabi nga po dito doon sa quote na nabasa ko kanina, no? Sabi ko tama-tama, naipost ko pa nga po ito eh. God will not permit any trouble to come upon us unless He has a specific plan by which a great blessing can come out of the difficulty. Yun. Yun po yung quote na nabasa ko po kanina umaga. And talaga eksakto po sa ating topic for the day. So yun, bagaman kumisan di lang, hindi po natin lagi na hindi lagi agad-agad na iintindihan natin na yung pala ay blessing. No, for example po, no, share ko lang po sa inyo. Noong college po ako, para lang makita po natin yung kung paano yung pagsama ng Panginoon and yung paano yung blessing talaga na ginagawa niya sa buhay po natin. Noong college po ako, so second year college, kung hindi po ako nagkakamali, mayroon po akong boyfriend. So nagkaroon po ako ng boyfriend. So bali pinagsabay ko po yun, boyfriend and pag-aaral. And so doon sa pag syempre nag-aaral, diba? So may time na wala kaming pasok. So syempre walang pasok. Ang ginagawa ng mga sudyante, diba? Pag walang pasok, nagpupuntahan sa mall. So nagpunta kami sa mall, pinakamalapit ay SM Center Point. SM Center Point, nakakatuwa lang kasi alam niyo yun, napakalawak po ng mga mall, di ba? Nakakatawa po kasi dahil nakita ko po yung aking boyfriend. Hindi ko po alam kung bakit yun po ang nangyari. Nakita ko yung boyfriend ko na may kasama. Diba? Wow. May kasama. It hurts a lot. Nakakatawa lang kasi sabi ko doon sa kaklase ko, uy, hindi ka nga sa mga ako. Gusto ko lang malaman kung talagang siya ngayon. Sabi ko ganun. So, nung pinuntahan ko nga, talaga sinundan pa talaga namin. Ouch talaga. Talagang siya na, nakaakbay pa. Wow. Holding hands while walking. Nakaakbay din. Ano ba yun? Talaga na hurt. So doon po, ano pong pinapakita doon sa akin ng Panginoon? Na, doon niya na nasaktan ako. Oo, umiyak ako kay Mami. So after nilabas ko yung hurt, yung heartache ko, parang naka mag-move on na rin naman ako. Hindi na siya ganun kasakit. And then, nagpapasalamat ako sa Lord dahil nga siguro maaari na baka hindi ako nakagraduate kung baka ako nagkatuluyan kami nung guy. Nagpapasalamat ako dahil yun nga, madali ako nakapag-move on at the same time, nakapagtapos po ako ng pag-aaral. So, yun po yung kagandahan dun sa tinatopic po natin ngayon. So, pag ang Diyos po ang may gawa, it could not be wrong. It could only be right, it could only for the best, even better, or for the good. It can only be necessary, even sometimes, it's not the most comfortable. Sometimes, ang dealing ng Diyos sa atin ay di yung pinakamasaya.
di rin yung pinakasarap, di rin yung pinakamasarap, pero at the very least, yun ang necessary, yun ang hinihingi ng pagkakataon, at siguradong may dahilan. So, kaya nga po, nung sinabihan si Job ng kanyang asawa, na bakit di mo nalang sumpain ang Diyos mo? Total, dami-dami naman na niyang kinuha sa ating mga, kumbaga, ari-ari nila, kinuha na lahat sa kanila, yung blessings nila, kinuha na rin ng Panginoon. So, sagot naman po ni Job sa Job 2 verses 10, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Diba? Napaka, ano po, ang ganda po nung sagot ni Job sa kanyang asawa na sa kabila ng mga kinuha sa kanila ng Panginoon, ganun pa rin, very thankful pa rin siya. And wala po yung makita mo na parang hinanakit or talagang nagagalit siya sa Lord. So, give thanks because God has a plan for everyone, for you and your family. Sabi nga po sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for wholeness and not for evil, to give you future and a hope." Masyado po ba akong mabilis? Naiintindihan naman. So, may plano ang Diyos, hindi po alatsamba. Hindi siya yung nagpapabaya, lagi po siya nakabantay. Alam niya yung nangyayari at alam niya kung ano ang dapat gawin. Ngayon, at para yung plano niya para sa kinabukasan ko ay maganap. So, God knows that plan. The plan is to prosper and not to harm us. Plans to give us hope and the future for all of us. Plan to protect us from calamity that is unseen by us. Tulad po nung kwento ni Balaam sa Numbers. Sa Numbers po yun eh. Di po ba si Balaam, may pupuntahan po siyang lugar. May pupuntahan po siyang lugar. So, nakasakay po siya sa kanyang donkey. So, along the way po, yung donkey may iniiwasan po siya. So, meron pong anghel sa harap nila na may daladala pong tabak. At pilit na gustong anong tawag dito? Ahampas or parang ano, tagain, yon tagain yung donkey. So sa kakaiwas po ng donkey, yung donkey, iwas po siya ng iwas. Sa kakaiwas ng donkey, tumama po yung paa, tuhod at dibdib ni Balaam sa pader. So nagalit ngayon si Balaam. So sa nagalit po siya, ang ginawa po niya, pinagahampas po niya yung donkey. So yung donkey po, nung pinagahampas po niya, parang inalaw din ng Lord na makita ni Balaam na kaya pala umiiwas yung donkey kasi ayaw silang i-allow ng Lord na pumunta po sa lugar na pupuntahan po nila. Yon. And ang Lord, iniiwas po tayo sa mga panganib na di po natin alam. So may mga donkey na nagiging protector natin, na akala natin ay kalaban, pero yung pala ay protector natin yung mga donkey na yun. May mga kabiguan na di tayo natutuloy sa ating mga plano, pero pag natuloy po, may kapahamakan dun na nag-iintay pala sa atin. So another ano po, no, scenario po. Gusto po sumakay dun sa... Karaniwan po ito sa mga kabataan eh. Gusto mo sumakay sa jeep na patok. Yan po kasi usod before dati. Lalo ng time namin patok, maganda kasi mabilis. Ganon, no? So, yung gusto mo, yun ang sasakyan mo. Pero, nung dumaan na sa harapan mo, hindi ka nakasakay. Yung mga nakaabang doon, sila pa nauna sa'yo. So, nakasakay ka na lang, napasakay ka na lang ng ibang jeep dahil lalo na maliliit ka na sa pupuntahan mo. So, sa pag-travel mo, sabi mo, napansin mo yung jeep na pinara mo, tumaob. Tumaob yung jeep na sasakyan mo. Tapos, marami pong mga pasahero ang nasaktan. So, doon pa lang po makikita mo na yung pag-iingat ng Panginoon kasi hindi kanya inalaw na sumakay doon dahil once na sumakay ka pala doon sa jeep na yon ay pwede ka palang mapahamak. So, ano doon po talaga yung pag-iingat ng Panginoon. Yan. So, magtiwala sa Diyos. Bakit? Kasi mahal niya tayo. Kasi alam niya
Kasi at makapangilian siya, so pag siya ang may bigay, pag siya ang bumawi, siya ang may kagagawan. This is all for the better and for the best. Ito ay para sa ikabubuti ng lahat ng sangkot. So huwag po tayong maging short-sighted, no? At huwag po tayong magtiwala sa mabilis lang natin ang nakikita. Maunawa, kasi po ang buhay ay maraming, kasi ang buhay po ay mahiwaga. Yan, mahiwaga ang buhay ng tao. Sabi nga po sa Isaiah 57:1-2, ang taong matuwid kapag namatay, walang nakakaunawa at walang nakikialam. Ngunit siya'y kinuha upang iligtas sa kapahamakan. Mapayapa ang buhay ng taong lumalakad sa katwiran kahit siya'y mamatay. Kahit nga po yung kapag tayo ay mamatay, ay may pagpapala pa rin po doon. Sa mga tunay na, may pagpapala doon sa mga tunay na nagmamahal po sa Panginoon. Kasi mayroon pala siyang mga kinukuha para iligtas sa higit lalong mahirap na kalamidad o sitwasyon. Ang pagbawi po sa ating hininga o pagbawi sa ating buhay ay di naman po yung kamatayan. Di po yung, hindi kahulugan yun ng kamatayan, kundi tayo po ay uuwi sa ating Diyos. Tayo po ay pupunta sa ating Ama. Yun, example po. May kinukuha ang Lord na kinuha na niya ng maaga. Kasi kung pahahabain niya pa ang buhay, ay maaaring mas maging worse pa siya o mapalayo sa Panginoon. So, di talaga yung disadvantage. Malungkot sa biglang tingin ng mga namatayan, ng mga naulila. Pero sa tingin ng Diyos, hindi dapat yun ikalungkot. Pero syempre, di naman masama na malungkot ka, lalo na kung ikaw po yung namatayan o naulila. Pero magtiwala pa rin sa Diyos because the one understands that the righteous are taken away to be spared from evil. Spared from evil. Mas mapapala sila kung mananatili pa silang buhay. So although ang nalagot lang naman po ay yung lupang hininga, hindi naman po yung hiningang espiritu. So God has, bago po pala tayo dun sa ano na yun. Ito po, example po, no? Si pastor po, pag every time po na nagkakaroon po siya ng preaching sa mga namatayan, yung necrological services, naalala ko po noon na, kasi pa may mga na, napapasama ko na nag-word si pastor, naalala ko po sa isa sa ni-word niya at hindi ko po yung makakalimutan. Kaya hanggang ngayon po, dala-dala ko pa rin siya. Sabi po ni pastor noon sa kanyang word, no, na meron pong mga, parang may mga namamatay na kinukuha kaagad ng Panginoon kasi baka kasi pag pinahaba pa ng Panginoon ang buhay niya, ay mas lumala pa pala siya. Or pwede pala siya mapalayo sa Panginoon. So mas, kumbaga, imbis na gumanda, mas nagiging worse pa pala ang nagiging buhay ng isang tao na kinuha ng Panginoon. So yun po yung nag-remain sa mind ko na nung namatay po si Dang, sabi ko, Lord, siguro nga po kinuha mo na si Dang kasi hindi dahil. Dahil kung tatagal pa siya, baka maging makalayo pa siya, baka maging worse pa siya. Yun po yung talagang naging reasoning out ko na nung namatay po si Dang. So parang medyo, parang hindi po siya masyadong masakit. So parang yun, magmula po nun na ganun ang mindset ko, parang umokay po. Sabihin, medyo madali para sa akin. And then sumunod si Daddy. Sabi ko, Lord, alam ko kaya mo kinuha si Daddy ng maaga kasi nga ayaw mo po siyang mapariwara, ayaw mo po siyang mas lalo pang maging worse. So yun po yung naging reasoning out ko na naman. So nung namatay po si Daddy, hindi na naman po uli ganun kasakit. So para alam niyo yun, nabibigyan Panginoon na medyo madali para makapag-move on ka. So sumunod si Mami. Ganun din po, although si, sabi ko naman ang reasoning out ka naman, Lord, siguro kaya mong hinuha si Mami kasi nga, para hindi na po siya maghirap ng gusto sa kanya sakit. At maaari, baka kung magtagal pa si Mami, baka makalimutan ka niya dahil nagkaroon na siya ng Alzheimer o nakakalimutan na siya. So, yun po yung mga reasoning out ko. Eh, nagpapasalamat ako sa Lord kasi nga, out of this reasoning out na yun, hindi naman ako nagkaroon ng, alam niyo yun, anxiety or depression na talagang
syempre ako pa po yung nag-aalaga. So, maaring ganun ang maramdaman ko. Di po ba? So, thanks talaga sa Panginoon kasi sa kabutihan po niya. So, God has the best plan for everyone. So, God is varying po in different plans for people. Some are taken away to be blessed in a different way. Some are kept where they are also to be blessed. Maniwala, magtiwala kasi po, iba-iba naman po ang itinakda sa atin sa iba't ibang panahon. Di po tayo pare-pareho, hindi po uniform. Iba-iba po ang dealing ng Panginoon po sa atin. But if it is that God allows, especially if it God that causes to happen, then wait for the blessing. Minsan po kasi parang inantayin natin yung blessing. Lord, asan na? Asan na yung blessing? Actually kasi alam niyo po, minsan puro blessing lang po inaantayin natin sa Lord. Minsan, iniligtas na pala tayo ng, sa possible harm ng Lord. Hindi mo pa nakikita. At yun ay malaking blessing. Makita man o hindi, ano man ang mangyari, everything that happened is a blessing to those who love God and called according to His purpose. Sabi po yun sa Romans 8:28. So different dealings, but the same plans for the best tailored to each one. So kanya-kanya po tayo ng detalye, pero iisa po ang general plan ng Lord sa atin. But because in most cases we do not see the possible worst or worst case scenarios, we're usually unable to appreciate the deal that God gave us. Example po ulit. So nakasakay ka sa iyong motor o sasakyan mong kotse. Alam na alam mo na yung sasakyan mo ay maayos, hindi po siya sira, in good condition. And bigla na lang po na yung sasakyan mo ay nasira, ay may pupuntahan ka pa man din. So nasira siya. So doon sa, kaya pala siya nasira dahil yung pupuntahan mong place ay nagkaroon ng landslide. So ibig sabihin, sinave ka na ng Panginoon doon pa lang. In-spare na ng Panginoon ang buhay mo, hindi ka na. Kasi kung natuloy ka pala, maaari ka na naman kapagsakan ng landslide. So, maaari napahama ka pa. Natabunan ng gumugulong mga bundok. So, pero minsan po, di mo nalalaman na blessing na pala ng Lord sa iyo, ini-spare ka niya sa kapahamakan. Pero alam na Diyos kung alam lang natin kung saan, paano tayo iniaadya ng Panginoon sa araw-araw, mas magiging appreciative tayo sa kanyang mga pag-iingat. Another experience po, nung po na-aksidente ako sa motor. Actually po, iniisip ko na po na talagang katapusan ko na yun. Bakit? Kasi po, nag-flashback na po sa akin lahat. Nakita ko na yung family ko. Parang madilim na sabi ko, totoo pala yung sinasabi nila na pagka nasa bingit ka ng kamatayan eh, yung mga nakikita ka na nagpa-flashback na pala ganun. So, imagine niyo po yung pag-iingat ng Panginoon doon na imagine yung ulo ko na i-kampas ko pa talaga sa bumper ng car, sa unahan ng car. So talagang nakita ko lang may tumutulo ng dugo sa ulo ko, sabi ko, kaya po doon yun yung ano. Tapos nakita ko dami-dami ng tao, dami-dami na. May mga nagpipicture, may nagpipicture. Sabi ko, ano ba yun? So parang ano, parang ganun pala yung talaga yung buhay, no? Pagka, lalo ngayon, talagang more on video-video, tapos propose. O kahit na ano, kahit na lang na nasa bingit ka lang kamatay, o kaya mga ano, talagang ipinopose sila sa social media. Grabe talaga. Kaya nung, alam niyo po, nung time na yun, sabi ko, na nakahiga nga ako, na bawal daw tumayo, dahil nga, nantayin daw yung ambulansya. Ano doon si Art, sabi niya, huwag na kayo nagpipicture, sila kayo dyan. So ginaganan niya, hinahawin niya yung mga tao, kasi nga talaga yung mga tao, talagang, ah, masyado sila ano sa ano, video-video, picture-picture yan. Meron lang ma-impose. Yan. So, give thanks because any and every situation is made by God. Yun nga po yung sinabi sa Romans 8:28. Na maging mabuti man o sa tingin natin ay masama ang mga nangyayari sa ating buhay, ay mabuti pa rin ito sapagkat ito ay niloob ng Diyos. Sapagkat laging mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon. Huwag po nating pagdudahan ang kabutihan ng Diyos dahil lamang sa mga negatibong nangyayari sa ating mga buhay. Lagi tayong may matututunan sa mga nangyayari sa atin at magpapatatag ng ating pananampalataya sa Kanya. Yan. Napakaganda po ng word na yun.
So do not moralize every situation kasi may mga situation po na hindi talaga rewarded. Hindi siya punishment, hindi ililigtas ng Diyos o kaya meron lang step na dapat maganap only after the step is taken. Sabi po sa Ecclesiastes 7 verses 14, when times are good, be happy. But when times are bad, consider this. God has made the one as well as the other. Therefore, no one can discover anything about their futures. So, hindi po talaga natin alam ang ating future. So, pag daw maganda ang pangyayari, magsaya. Pero pag tingin po ay di maganda, isipin mo yung Diyos po ang may gawa niyan. Ginagawa niyang pareho yan. At yan po ay ginagawa ng Diyos para hindi din daw po natin ma-drawing kung ano po ba yung plano niya para sa buhay natin. Kaya tayo, ang gagawin natin, ang tendency ay aasa po tayo sa Panginoon. Susunod lagi at tayo mananalig na lagi tayong maniniwala sa Kanya. So people do not know anything about the future but God knows everything. So, gawin po natin comfort sa ating sarili na alam ng Diyos ang nangyayari at alam niya ang hahantungan ng lahat at tayo parang mga tao sa chessboard na si Lord po'y naglalaro at inilalagay niya tayo sa tamang lugar para sa ating ikabubuti. People didn't know about the future but God knows everything. And in every timing is God's, so do not moralize every season or weather. May panahon po na ma-employ ka at may panahon naman po na mawawalan ka ng trabaho. Do not always related to whether good. Nangyayari talaga yan. Everything happens, sabi sa Ecclesiastes 3, verses 1 to 3, there's a time for everything and a season for every activity under the heavens. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build. At kung i-extend po natin yan, meron pong time na darating tayo sa isang lugar na meron tayong trabaho. At may time din po na mawawala tayo sa lugar na yon kasi nailipat tayo sa ibang lugar. Meron time ng pagdating, meron time ng pag-alis. Meron time na ganito at may time na ganyan. Pero ang lahat ng yan, ang Diyos po ang may takda. Another experience po, si Art po nung time na yun, meron po siyang work locally. Hindi po namin alam, all of a sudden, bigla na lang po na may chance na makakaalis siya, makapag-abroad siya. So, yung po yung sinasabi na, alam niyo yung okay naman na siya rito, pero biglang may pagkakataon, may chance na nakaalis siya. So, yun po yung dealing pala sa kanya ng Panginoon na napunta siya doon. Although mahirap din po sa OFW na mabawari din po sa family. Alam ko, mingi rin siya ng prayer doon kay Pastor eh, regarding doon sa pag-alis niya. Na mahirap po talaga mabawari po sa mga pamilya. So yun. At ito pang kasi nga ating topic natin ay yun nga sa ari kay dali ng Panginoon sa ibang lugar na hindi niyo naasahan. Kagaya lang po example, kunin ko na lang yung ni Pastor Esther Noemi. Si Pastor hindi po siya rito naka-assign before. Pero, napunta po siya ng kainta. And then, dalapunta po siya ng kainta, na-meet po niya si Esther Noemi. So, ibig po sabihin nun, ang tinalaga ng Panginoon kay Pastor at kay Sister Noemi ay magkaisa po silang dalawa. At yun, nakabuo po sila ng kanilang pamilya. At ngayon, si Pastor, syempre, siya na po yung nag-handle dito sa ating church. So, yun po yung mga, minsan hindi po natin nakikita na dealings ng Lord sa buhay natin. Isa pa po, si Patrick po nun. Patrick naman. Si Patrick po nun ay, music, kumbaga, di ba? Nasa, under the music lang, music ministry. Pero malalaman mo ba at makikita mo ba na, oh, wow, si Patrick siya po ang music head ngayon, di po ba? So nakita niyo yung feeling ng Panginoon doon sa, from music na tumutugtog lang, ay siya na po ang main handle ng ating music, siya na po yung music head. So pinagpala po ang kanyang buhay. So, being uprooted means being replanted. Di ka naman dinala sa ibang planeta.
Meron lang ibang pinagdalan sa'yo. At kung ibang planeta man yan, kasama mo naman si Lord. So why not, di po ba? Important is that you are living in the center of God's will. Okay, another experience. Nung nagsama po kami ni Art, so doon na po ako nakatira sa Santolan, hindi na po doon sa Kainta. Sa Santolan, so iniisip ko po ang aking view na po is doon na po talaga kami titira. Dahil since nakahiwalay naman kami sa parents niya, mayroon naman kami sarili. So sabi ko, hindi ko na nakikita yung sarili ko na mapunta ko ng Kainta. Tapos, hindi rin po ano na, syempre meron na rin po siyang, kumbaga meron na rin siyang lupa doon, meron na rin po siyang pag-aari doon si Ari. So talagang iniisip ko na, hindi na talaga kami rito babalik. Pero alam niyo po, nakakatuwa po kasi parang mas pinili po ni Art na dalhin kami ulit dito sa Kainta. Bakit kaya? So ngayon ko lang nare-realize na kaya pala kami mas parang mas pabor si Art na dito kami tumira sa Kainta kasi imagine niyo, wala po mo sa harapan niyo ngayon kung nasa Santolan ako at wala po akong hinahandle ng ministry. Di po ba? So nakita ko po yung pagkilos ng Panginoon doon kasi nung nasa Santolan, piling ko parang lay-layo ko sa Lord, ganun. Wala akong ministry, parang sitting ministry lang ang alam ko noon, attend lang, ganun. So, napunta na nga kami rito. So, talagang napakaganda dalhin namin po ako ng Panginoon. And then nga, nandito na ako sa inyong harapan, nagsasalita at kumakanta. Diba? So, yan. Salamat po sa inyo, mga palagpat. So, and if we are being torn down and being rebuilt, importante isipin po natin ang mga bagay na yun. Huwag tayo masyadong maging attached sa ating present situation. No situation is permanent, but God is permanent. And God's love is permanent. Di po tayo permanent dito, temporary citizen lang po tayo dito sa mundong ito. May kwento po sa Bible yung si Naomi. Umalis sila sa Bethlehem upang makascape sa famine. Naomi uprooted themselves from Bethlehem and to move and to be replanted in Moab. So difficulties in Moab made Naomi uproot herself and root, yung pong naging kanyang manugang doon, to replanted again sa Bethlehem. Bakit po kaya sa Bethlehem ulit? Kasi Naomi found new blessing po. Kung isipin po natin, sobrang attached na po si Naomi sa Moab. Sanay na sanay na siya doon. Pero bumalik pa rin siya sa Bethlehem. In fact, pagbalik po niya sa Bethlehem ay mas naging asenso po siya, mas naging maganda po ang buhay niya compare po sa Moab. At di din po ibig sabihin na lahat po na umalis at bumalik ay mas magiging maasenso materially. Pwedeng yes, pwedeng no, pwedeng halves. So ang mahalaga kung dinala tayo ng Panginoon sa isang lugar, siya lang po ang may alam nun at maaaring nililigtas niya tayo sa calamity. Kung di niya tayo nilipat or may mas maganda talaga siyang plano or both of them can be correct, manalig, magtiwala at tibayan po ang loob. Ito po, another experience po, talagang narilig ako dahil another experience na naman. Year 2009, July or August, mga ganun po. Nag-ikot-ikot po kami ni Art dito sa loob ng village. So, tas may nakita po kaming house and land for sale nakalagay. So, kinausap po namin yung may-ari. And sabi po ng may-ari, sige, pwede na kayo mag-down ng 50,000. So, anytime pwede na namin ibigay yung 50,000. So, nang binigay namin 50,000, nang ibibigay na po namin, yung pong may-ari biglang umatras. So, bakit kaya umatras yung may-ari? Ganun. So, yun yung mga questioning namin, ba't siya umatras? Eh, ano po yun? Anytime, pwede na rin kaming lumipat. Kasi mag-down ka lang ng 50,000, okay na yun. Came September 26, 2009. Ano pong meron ba sa September 26, 2009? Undoy. Yes, undoy. Undoy po, nagkaroon po ng undoy. So, ang buong village po ay lubog sa baha. Lagpas tao po. Pag sa bahay po namin, lagpas tao na malumpas ka.
So how much more po doon sa area na yon na pupuntahan namin? So ibig sabihin, hindi po kami dinala ng Panginoon doon, hindi po nailalaw ng Lord na mabili namin yan kasi kung nandun doon kami, malamang binahana kami. E wala po yung second floor. So ang mga anak ko po noon ay maliliit pa. So paano yun? Parang talagang doon pa lang po ay makikita mo na po yung pagliligtas ng Panginoon out of doon sa calamity. So yun po yung talagang we are so grateful to the Lord. Talagang ipinagpapasalamat namin bagaman may mga circumstances na dumarating na ganyan ay ano doon po yung pagsama ng Lord sa atin. Malapit na po. Kunti na lang. But those who will stay under the same and move to rearrange a new condition, pasalamat tayo sa Panginoon. So yung aalis, thank God. Yung mananatili, thank God. Yung nananatili pero may pagbabago ang pananatili, thank God pa rin. Pray for new forms of blessing. Pray for sight to see new forms of blessings. Sabi sa Numbers 22, di ba, yung natalaki natin kanina, yung about kay Balaam, na maraming ganyan sa buhay natin na nararanasan tayo na maging Balaam tayo. But later on, nare-realize natin na ang looban ng Lord yun. So, sabi po sa 2 Kings 6, 15-17, pwede pong basahin 2 Kings na nagilang. 2 Kings 6, 15-17. Saan ang mabasa ko? Masasalamin na lang ako. Sabi po sa 16 to 17, sinabi ni Eliseo, huwag kang matakot, mas marami tayong kakampi kaysa kanila. At siya'y nanalangin, Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin. Nang siya'y makita, pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karuwahing apoy na nakapaligid kay Eliseo. So, sa buhay din po natin, baka may mga kagaya po nung katulong ni Eliseo na nakatuon po sa mga visible threats sa buhay, no? Yun lang po yung nakikita niya, kaya ang tendency, natatakot siya. Kasi yun lang po yung nakita niya, yung mga visible threats. So, idalangin natin na makita natin yung, makita ng spiritualize natin yung maraming chariots of fire. Maraming protectors ang ibibigay ng Diyos sa atin na di natin nakikita. Kaya whether we see it or not, we should do. What we should do is to trust God because God knows His plans for us and God loves us and God's decisions are always the best. Application. Humaharap po ang bawat isa sa atin sa maraming challenges. Yung iba humaharap po sa mga pagbabago ng sitwasyon, pagbabago ng lugar, pagbabago ng details, pero tandaan natin, merong hindi po nagbabago at ito po ang Panginoon. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pangako, yun ang ating panghawakan. So security is not in any place but it is in the presence of God. Our well-being is not where we are employed, where we work, or where we live, But if we live in the center of God's will, maaaring may mga inconveniences, maaaring may difficulties ng pag-a-adjust, pero lagi naman tayo binibigyan ng Panginoon ng provisions na mapagtagumpayan po ang lahat. Dapat nating harapin sa buhay. Sabi nga po ni Joe, the Lord gives, thank you. The Lord takes away, thank you pa din. Wala dapat duda, walang pagtatampo, wala pong kung ano-ano unnecessary negative emotions. So security is in the presence of God. It is living in the center of God's will. Live with hope at tibay po ng loob. God holds our future. So meron po tayong 3 M's. Magtiwala, magtagumpay, at magtiwang. Ano man po ang kalagayan natin sa buhay. Ang Diyos ay nasa anumang dako, sa Kanya tayo umasa at sumandal. Yun po ang ating tinatalakay ngayon sa umaga nito at dun po tayo nagtatapos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Na tayo pong lahat ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo. Patawad po, Lord, kasi minsan po puro blessings na lang iniintay namin. Napakadami ng blessings na binibigay mo sa amin. Mga unseen blessings na di namin na-appreciate.
Nawa ang napag-aralan po namin ay may sapamuhay at huwag po namin kalimutan na maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay, maging ito man po ay pinakamahirap na problema o mahirap na sitwasyon sa buhay namin. Lord, alam namin na nariyan ka palagi para sa amin, sa mga sa inyo kami umaasa, sasandal, cause you hold our future, and di ka nagkukulang sa provisions mo para sa amin. Salamat po muli sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Ayan, salamat, Stricia. Sino po yung manalong desaktres? Wala, Ari. Sino yung nalong kanina? May portrayal kanina eh. Sino yung nalong siya? Patrick Juan, yung best ate. Pero nag-pray lang siya, mami si Brother Nesto eh. Pero Pastor, lahat sila magagaling. Supporting. Talaga may mga kapta eh. May lumuha talaga eh. Single. At then, thank you sa portrayal nyo kanina. Pwede na sa anniversary. Yay! Mga drama kanina. Nahasa. Pero sa dun sa topic ko ni Ishi, ang ganda. Kasi naalala ko yung topic ko dun sa kanin, sa Knowing God, yung Our God is Wise. Nakapag-alam natin ang Diyos ay matalino at full of wisdom. Kasi lahat ng ginagawa niya sa atin, ayon sa kanyang wisdom yun. Na hindi natin makita. Nasa simula, kaya nga sabi ni Ishi, magpasalamat sa Diyos, hindi lang sa simula, kundi hindi lang in good times, even sa mga situation sa buhay natin na nakakaranas tayo ng hindi maganda. Kapag alam natin yung wisdom ng Panginoon. Kasi, kunyari, alam niya lahat eh, ng nangyayari. At tanda natin na hindi tayo dadali ng Panginoon sa isang sitwasyon na wala siyang pahintulot at at the same time wala siyang paggabay. Hindi lang natin nakikita yung kamay ng Diyos kapag tayo dumadalas doon sa mga sufferings, pero nandiyan lagi yan. Laging nakasubaybay. Yun ang kanyang wisdom. Remember si Juan, na napakagandang kanya rin si Joseph. Talagang makikita nyo, kahit siya yung pinaka-favorite ng kanyang tatay, binigay sa kanya yung favor, pero dumanas pa rin siya ng kwan eh, ng struggle. Kasi yung nanay nila, yung talaga yung mahal ni Jacob eh. Sino ba nanay nila? Sino nanay ni Joseph? Sino nanay niya? Sino? Sino nanay ni kwan, ni Joseph? Si Rachel. Oh, si Rachel daw. Tinitesting ko lang kayo eh. Hindi na, makikita nyo yun kasi ang mahal na mahal ni Jacob. Kaya lang nalit siya nagka-anak sa kanya. Pero nakikita nyo, binadama naman talaga yung pag-iibig niya dun sa dalawang anak niya kay Rachel. Diba? Kaya naging paborito niya yun. Pero makikita nyo yung buhay ni Joseph, ups and down. Pero wala kayong makikita pagre-reklamo sa kanya. Diba? Binenta siya, ginawang alipin. Pasalamat pa rin siya kay Lord. Kahit no, nakalaya siya, bigla naman siyang inakusahan ng hindi maganda. Kaya nakulong. Dalawang beses siya nakulong, di ba? Dalawang beses nakulong si Joseph at dun sa kanyang pagkakulong, makikita niyo pa yung kamay ng Diyos na nagiging blessing siya. Lahat ng puntahan niya, nung naging alipin siya, nung nakakulong siya, lagi siyang blessing. Yan ang maganda eh. Hanggang sa maging governor siya ng, o naging prime minister siya ng Egypt. Taas ang kanyang naging posisyon. Bakit siya din nalang Panginoon doon? Hindi para sa kanya, kundi para pa rin sa lahat ng mga tao. Lalong-lalong na ma-preserve yung lahi ng Israel. Kaya makikita niyo yung kamay ng Panginoon eh, yung pangako niya sa Genesis, na kung saan yung tagapagligtas, yung manggagaling sa kanila. Kasi kung naputol na doon, di wala na.
Kasi nagkaroon ng tanggutong. Talaga naman, buong mundo parang pupunta sa Egypt doon para bumili ng makakain. Yung isang wisdom na ibinigay ni Lord kay Joseph. Yung sa kanyang panaginip. Kaya na-promote siya. Pero pagkatapos na naman niya, kita niyo naman ang buhay ng Israel, di ba? Pinarusahan na naman sila. Yun yung bagay na yun eh. Kaya lang, inangat na naman sila ng Panginoon. Kung titilan niyo ang buhay ng mga Israelite, makikita niyo yung kamay ng Diyos na hindi nagpapabayang. Gabagin sa buhay po natin, sana makita natin yun. Kaya anong response dapat natin yung pagiging thankful kay Lord? Yun ang dapat hindi mawala. Parang in good times, in bad times, kasama natin ang Diyos, pasalamatan po natin siya. At minsan pa nga, lalo na sa good times, hindi natin pasalamatan si Lord eh. Bakit? Kaya siyempre nasa iyo na eh. Yung bagay na ibinigay ng Panginoon. Kaya minsan, hirap na hirap tayo magpasalamat. O lalong-lalo na pag pinaghirapan mo yung isang bagay. Kaya sasabihin mo, dahil sa galing ko, kaya kunabot yung bagay na to. Kaya pagdating sa mga yung mga blessing ng sasakyan, blessing ng bahay, lagi ini-emphasize yan eh. Na naniniwala ba kayo ng lahat ng tinatangkilik ninyo ay galing sa Diyos? Lagi natin tatandaan yung Deuteronomy 8:18. Ano yung nakalagay doon? Deuteronomy chapter 8 verse 18. Oh, yan. Remember, it is God who gives you the ability to gain wealth. Huwag natin kakalimutan lagi yun. Kasi pag yun ang ating kwan, laging kaisipan, whatever na binibigay niya sa atin, maging thankful tayo at ibabalik natin sa Diyos yun. Kasi siya ang nagbigay at nagbibigay sa atin ng lahat ng mayroon po tayo. Amen ba, mga kapatid? Amen. Sige, tayo din manalangin. Sana, anong gusto niyo? Grouping? Tigda dalawa? Oh, tigda dalawa daw, sabi ni Sister Mille. Uy, pagpapay muna natin, church. Tigda dalawa. Hanap na kayo nagkasama. Uy, yun yun si Malin, yan, Sister Mille. Sister Mary. Nestor. Nestor. Mag-pray natin po ang church. Dala-dalawa. Gracias.
Thank you.
Ipahinga muna kayo sa 5 minutes. Ipahinga muna.
Pinong Nestor. Hello. Hello mga kuya at ate. Hi Kenneth. Hi Sister Paz. Hi Ate Shet. Sister Noemi. Sister Milet. Hello. Hi Pat. Puntahan muna natin ang iba pa natin mga kapatiran. Hello, beautiful ladies. So, aawitan po muna tayo ni Pat kasi... Thank you.
Yung gagawin ko, yung para ba sa tingali na kung ano share sa inyo ang testimony ng goodness ng Panginoon. Kasi wala lang yung natin yung fasting na face to face, wala lang yung testimony. Although may testimony tayo sa fellowship bukas yata. Dito naman, baka may iba yung i-share. Para may encourage. Ayan, Sister Bas. Kaya pala sa akin ni Carol eh. Linada po kasi si Carol eh. Linada po kasi si Carol eh. Medyo ano po, istorya. I-share ko lang po yung ano, yung karanasan ko sa family ulit. Sa family. Ang nanay ko kasi hinahatid yan sa bahay para pa-check up. Ngayon, hinahatid yan ng... Ako, nagsasama kasi sa kanya sa doktor. Hinahatid yan sa bahay. Pag hinahatid dyan sa bahay, isinasabay na yan doon sa sasakyan ng pamangkin ko. Pero meron time na wala talaga maghahatid sa kanya, napilitan sila na ihatid ang nanay ko, ng kapatid ko na nakaalitan ko. Yun nga, pumayag naman silang ihatid, pero sabi ng nanay ko, babayaran pa yung gasolina. So in short, binigyan ng nanay ng gasolina ng 500, so tanggap naman sila. Eh nakita ko yung ano, nung alam ko na iahatid sila, iniisip, parang inaano ko na, ano ba, papakita ba ako? Parang ganon, inaudyokan pa ako na ayoko magpakita, na ayoko makita. Kaya lang, yung conviction ng ano ng Holy Spirit na parang magkakaroon ng reconciliation kung gano'n ang magiging ugali mo. Kaya nung paglabas ko, hindi ko, at isa pa, hindi ko alam na hindi pala nila pinapaalam sa akin na dadating na. Kaya pala nakita ko yung pamangkin ko, bakit ang aga-aga eh, nandun na sa itaas. Tapos yung pala,
andyan yung sasakyan, pinatintay nanay ko, tapos yung pala, sasalubungin ng nanay, hindi ako binigyan ng instruction na sasalubungin. Yung pala yung pamangkin ko, parang ayaw nilang ipaalam na andyan na sila. Parang gusto nilang mangyari, andyan na ang nanay ko. Eh, siyempre, andun na yung ano mo eh, bakit pa ako, ano, abangan ko na. Kaya nung inabangan ko, dumating, ang nanay ko, paano mo alam na padating kami? So parang naano na ako, sabi ko, ay talagang nililihim pala. Pero ganun pa man, nung kinuha yung gamit ng nanay ko, yung brother-in-law ko lumabas. Siya yung kumuha na ano. Tapos sabi ko, ay Jo, kamusta? Talagang ano, wala ko, walang pagkukunwari yun. Namiss ko sila. Pero hindi ko alam na nandun pala sa loob yung kapatid ko. Eto na nandun na sa labang ng loob ang nanay. Naiyak ako. Sabi ko, Nay, namiss ko sila. Kasi ano eh, mga kalog sila eh, at mga kikay sila, talagang ako lagi yung bully nila. Basta nagkaroon ng bullyhan, ako lagi yung gano'n. Pero ano yun ang namiss ko. And then nung pag-iyak ko, talagang may namiss ko talaga sila. Tapos iyak ako. Tapos ang nanay ko, saan kaya gano'n? Parang matigas. Tapos sabi na nanay ko, hindi nila mapansin, ay, hindi nila matanggap na ginawa mo yun. Eh, ang tagal na yun. Talagang taon na yun. Akala ko, iyahatid ang nanay ko, sinasama ako sa doktor, okay kami, sabi ko, ah, siguro na, no, nakalimutan na. Tapos, edi, nay, sabi kasi ng judge, huwag na daw po pag-usapan kasi hindi alam ng nanay ko yun eh. So, sinare ko sa kanya, sabi ko ng judge, huwag na daw po uungkatin yung issue na yan kasi magkapatid kami, sabi ko gano'n. Kaya, huwag na natin iungkatin yan. Tapos, di, hindi. Lahat sila. Talagang inungkat ng nanay ko lahat yung pangyayari. Alam siya, sa sobrang ano ko, nakapagsalita ako ng, anong gusto niya na magpakamatay ako para tapos na? Yun na lang ang nasabi ko. Kasi wala na eh. Talagang pigang-piga na ako. Tapos hindi nakakigo ang nanay ko. Tapos yun, habang dumadaan yung panahon, di check up na naman, habol na naman. Pero ang nanay ko, bago umuwi yan, wala naman ano eh, wala nang tanim na galit sa puso ko. Nagkapagsalita lang ako na gano'n. Pero pag umaalis ang nanay, susunduin na, ihatid na sa Cavite. Nay, I love you, Nay. Talagang ano eh, talagang gusto ko iparamdam sa nanay, hindi dahil doon sa galit sila sa akin. Talagang bilang isang nanay ko, talagang ano, yung sinasamantala ko, sabi nga, samantalahin natin. Pero hindi sumasagot ang nanay. Di, sige na, I love you, kiss. Tapos pati nga sila Peter eh, nahalikan pa yun, higayakap pa eh. Tapos, di pa ulit-ulit. Eto, dumating yung birthday ko. Tapos sabi na nanay ko, ay, di ito.